Oh, yan na muli po tayo nagbabalik. Sabi ko nga eh baka makakailang upload tayo ngayon para tayo magkasama-sama ng konti. Kasi po nga ay marami-rami pa po ang oras na tatapusin hanggang bukas ng umaga, 8. So may nag-message kanina kaya ko lang din naalala, nag-comment dito sa ating nagtanong. Sandali lang mga idol ha. Pasensya na doon sa ano, nahihirapan na kasi ako mag-filter ng mga shoutout natin. Kung hindi po kayo ma-shoutout ngayon, ay comment na lang kayo dito sa mga bagong upload natin at pilitin natin. Ito, meron tayong isang shoutout dito. Sabi ni ano, pa-shoutout din, sir. Sabi ni Meds, Joe TV. Hindi ko alam kung na-shoutout ko na itong mga ito. Shoutout idol, sabi ni Snipers Ali 21. So, pa-shoutout din from Leyte, from Hilongos, Leyte. Sabi ni Arnie Rosales. Meron pa ba? Sir Rosalito Viernes, na ating ano, na ating masubig na taga-subaybay. Antay-antay lang, sir. Antay-antay ka lang, sir Rosalito Viernes. Nice idol. Pa-shoutout din, sabi ni Diampong Wall. So, yun, Diampong Wall. So, sana ay kung di ko talaga ma-shoutout lahat, John G. Embalsado. So, na-shoutout ko na yata si Sir John G. na nagpagawa na rin sa atin. Si Arnold Esquera. Shoutout na rin. Godwin TV. Shoutout din. At ito si Nick Stewart. Kaya Kintal na shoutout ko. Ito meron pang isa eh. Lasa ko Frankie eh. Naliklangan ko. Nahanap ko lang. Of Frank ba yun? Of Frankie. Medyo malayo na tayo, 1 month na yung nakalipas. Okay, so ito na makita pero ang alam ko ay si Frank yun. Pasensya na, comment na lang kayo sa susunod. So may nagtanong kanina about sa thread pa, si Mr. Nock mayata yun. Alam ko nakakachat ko dito eh. Si Mr. Nock ma. Sir, natry mo na ba gawin pin type ang threaded bulb ng Nimrod receiver? Alin kayong bulb yun? Receiver, may nagpagawa na sa na lalo na gloss thread. Ang bulb housing. So baka yung sinasabi niya, bulb housing daw eh, hindi yung intake o inlet bulb niya. So ito, siguro, nakapag-ping ka na ba? So meron naman tayong video na nung una natin video na minomodify natin. Halimbawa, hindi ka threaded, standard ka, ay ginagawa natin, nilalagyan natin dati ng allen. So para mas matibay. So ngayon po, ang ginagawa natin, so ito yun, ito rin yung sample na sample natin sa video na nilagyan natin ng allen. Ngayon ay tinanggal na natin and threaded na, ginawa na natin ng bagong thread. So ilan na po yung nagpagawa natin itong mga nakaraang months, hindi ko lang talaga ma-i-upload sa video. So ayan, kung yun ang problema mo ay ito at sinasabi mong na-loose thread, pwede na natin gawan siguro ng bagong bulb kapag ka medyo naman makapal pa. Gagawa na lang ng bagong thread. Basta kaya pa. So ayan na po, yan yung pinakita natin nung kasama ko pa yung aking isang partner na pinapatibay natin. So ngayon, ginagawa na natin ganito na. Okay, so another tanong pa dito kanina lang umaga. Sir, ilang yards po ang kaya ng Nimrod PCP? Ilang yards Nimrod PCP, depende naman po yan sa upgrade na ginawa nyo. Bukod sa pag-upgrade nyo ng PCP, ay magdidepende na rin yan sa tono. And sa pagtono,
kasama rin po yung upgrade ng barrel. Kung kaya ng barrel nyo, kaya niya ng 100 yards. Diba ang tanong mo? Kaya niya ng 100 yards. 80 to 100 o baka humigit pa. So yun, ang pag-uusapan natin ngayon, ang pinag-uusapan natin ay Nimrod. Hindi naman kasi yung iba kasi, halimbawa nakaset ka ng output na mababa, halimbawa 1.5. Pagka yung iba gusto magtaas na tatakam sila na magtaas ng 1.8 output tapos wala ka namang ibang babaguhin. So akala nyo pag nag 1.8 output ka ay malakas na yung lalakas na, magkakaroon na ng improvement yung ano nyo, hindi po basta ganon. So baka pag naglakas kayo ng output, sa pahina po yan. Kung yun lang output ang binabago natin. Okay, so ma-achieve natin yung mas malayo na target, eh marami po tayong i-upgrade dyan. Hindi po output lang. Kailangan po natin alamin kung yung kakayahan ng ating original na or yun nakalagay natin na hirap magsalita ng ano, panumpit na lang yung gamitin natin. At ako, napakabagsik ng ating YouTube. So yan, yung pinag-uusapan natin ay Nimrod. Ngayon ay meron akong ginagawang bago na hindi naman, pinag-aaralan ko pa lang. So yung offset, kasi yung ibang sakit ng PCP, basta naubusan siya ng hangin, nahihirapan kayo mag-pump, labas siya ng labas. So yung ato namang offset ay may kuntil na para kahit magbomba ka ng nawalay, salpak mo lang yan. And then, siya na yung magko-close ng valve mo. Yung iba naman, kapag ka naka-valve, yung iba, tinatanggal yung valve ng regulator, pinagbabaligtad yung regulator. Eh, pagka manual pump lang yung gamit mo, yung hand pump natin, eh, minsan labas yun ang labas kapag ka bago yung valve mo, yung firing, yung pin natin. Okay, so ito, pinag-aaralan ko pa. So, ayan, makikita nyo, may laman siya. Pero nakasiro pa yung gauge ko. Nilalagyan ko siya ngayon ng on-off. And then tingnan natin kung in the future kaya natin gawin na adjustable regulator din yung offset natin. Okay, so yan na naman tayo. Ang ating idea. Okay, so wala siyang laman. So yan, isang benefit nito kapag kayo ay manual pump. Tapos nahihirapan kayo, hindi nyo na kailangan. So Meron na nga tayong ano sa offset, meron tayong kuntil na nag-o-open ang valve natin. So ang isang benefit pa nga nito yun, yung para habang nagpa-pump kayo, naka-close muna yung valve natin saka kayo mag-open dito unti-unti. Ayun, so naririnig nyo may lumalabas siya. Ganyan yung nangyayari sa pump. Lumalabas pa yung hangin kapag ka bago lang yung ating valve. Unless mataas na yung pressure nyo. So yan, nag-open na siya. May laman na siya. And nasa output siya ngayon ng 1,000. So in-open ko yun sa offset. Ayun, pumuputok na siya. So yun, nag-close na yung... Close na naman siya kanina. May tumatagos lang. Siyempre, bago pa yung ating valve. So ayan, naka-steady siya. So yan ay baka sa susunod na mga panahon kung ano maglabas yung gusto ko sa akin mayroong ganito. Titingnan natin kung kaya natin i-upgrade sa adjustable pa siya. So para hindi kayo nahihirapan yung iba kasi napakalaking part ng pagtotoo na yung output eh. So malalaro niyo yung output niyo siguro kung may improve natin itong on-off natin. Okay, so ano pa? Hindi lang kasi sa output, malay mo, ano ba ang mga nilalaro natin? Nilalaro natin yung hammer nyo, yung iba, pinalalakas nyo yung mga hammer spring nyo. And then, syempre, pag nagpapalakas kayo ng output, kailangan mag-adjust din kayo ng hammer spring. And then, syempre, pagka naman kayo napasobra, baka naman mag-wire naman masyado. So, kaya iniisip natin tong ganito para yung ibang nahihirapan. Sir, nagtatanong, paano ba mag-set ng 1,500 na output sa regulator? Patingin naman, mahirap kasi siyang, mahirap siyang ipakita dahil po, ang brand po ng regulator, iba-iba.
ang size po niyan, ang sukat po niyan, ang thickness po ng mga shims o washer natin, iba-iba po. So hindi ko pwedeng ipakita yan ng, hindi natin pwedeng ipakita dito sa video na i-apply nyo sa ibang brand ng regulator naman ninyo. Kasi delikado yan. Meron akong mga naging customers na gusto nagpa-set ng ganitong output, tapos nagdadagdag ng output. Eh pag minsan yon, buti na lang yung mga offset nila ay may mga disk din. Kasi pagka wala ka naman tester dyan, mahihirapan ka. So nag-gets nyo, hindi po madali ang magpabago-bago ng regulator output. Kailangan yan sinusukat mo, kailangan yan may tester ka. Hindi ako pwedeng mag-demo dito na magkaiba naman tayo ng brand ng regulator. Kasi ang isang binago ko doon, at apply mo sa iyo, magkakaiba, pwedeng magkaiba tayo ng magiging output pressure. So mamaya mapataas ka, maging delikado pa yung laruan natin. So okay, yun, nagdagdag lang tayo ng mga natin. So sumagot lang din ako dun sa isang tanong kay Mr. Nokma, ha. In-upgrade na natin yung pin type mo dati, yung pin type natin dati, ginawa na natin threaded. So yun, shoutout sa mga nagpadaba na dati. Hindi ko lang na, ayun ay tinatry to pa na ma-video noon, kaya lang nandito rin yung natin, yung mga nagpapagawa. So kailangan bilisan kami. Bilisan kami noon. Si na Sir Oliver Cruz, nagpapatay pupunta dito. Ay, pasensya nga pala, doon sa mga gustong dumalaw dito, hindi ko muna kayo mapapunta. Hindi ko muna kayong mapapunta at nagkauso na naman tayo ng mga medyo nag-lockdown ulit. Medyo tumataas na naman yung mga cases ng COVID. Kaya sana maintindihan ninyo na hindi muna tayo nagpapag-visit kasi kahit dito sa area namin. Nagihigpit yung kahit yung mga guide. Okay, so yun, napadalawang video na to. Try ko pa yung isa pa. Try ko makaisa pa bago tayo magsimula. So yun, pagdating sa lakas ng tanong ni Sir Frank, Mr. Ronald Manalansan. So yun po, Sir, ilang yards po ang kaya ng Nimrod BCP? Yun, so kaya niyan 80 to 100, Sir. Depende na lang sa upgrade na gagastusin, no? Kung gusto nyo po, isang payo lang po, sa gustong mag-upgrade at gustong gumanda, yung tama, huwag yung masyadong differencer, magka, lalo na't magka minsan mababa na yung bigay natin, magpapaayos tayo, tapos hindi naman tayo willing gumastos, minsan, mahirap yun. Mahirap po yun. Alam ko naman na lahat tayo gustong makatipid, pero pagka alam nyo naman na medyo mababa na, huwag nyo na masyadong baratin para pare-pares tayong may laban. Hindi naman tayo pwedeng bigay ng bigay at baka naman tayo hindi mag-suspend. Baka hanggang dito na lang tayo. Okay, so try ko isa pang upload. Magpapakita tayo ng iba't ibang units kasi may mga nagtatanong ng units. Okay, salamat!